guys ang aking ipupunta ngayon. Ito pong ano, dwarf papaya. So may kamahalan nga lang din ang kaunti. Isang daang buto ay 100 seed. Bali ano po siya, kulang 1,000. May kamahalan din pala ang papayang dansat na red dwarf eh. So titingnan po natin yan kung maganda ang kanyang ibubunga nga. So ito po yung ano, plastic bag, yung seedling bag para dito ipupunla. So ayan, mamaya papakita ko po sa inyo kung ilan ang aking naipunla. Yun, nagsisimula na po akong magpunla. So mamaya ako nilalagay itong mga buto. Lalagay muna ako ng lupa dito sa kanilang seedling bag. Yun po ang patubuan. Ito muna po ang aking lalagyan ng lupa, ang organic soil. Pinaghalong lupa na ano, saka yung sa ulingan, yung mga pinagsusunugan. Yan, puno. Mamaya ko ho ilalagay ang mga buto. Isandaang buto, kaya 100 din ganito dapat ang aking gawain para lang naglalaro, naglalambi. Pero pagdating naman ho ng araw at namunga eh, nag-i-enjoy lang. Oh, may ugat na agad. Naku, kulang pa ang lupa kong are. Lumayo pa naman ho ako din sa niyugan. Nakakadalawa na. Dito ko mamaya ibabaon ng buhay ang mga buto. Ibabaon pala ang butong patay para mabuhay. Mayroon walang bulate. Eh. Ang iba'y nagagloves pa, ay eh, hindi na magagloves-gloves. Partihan lang ho yun eh. Artihan lang ang mag-gloves. Pero bago ilagay yung buto, babasain muna silang lahat. Didiligin muna itong mga plastic. Hindi ako pala natatakluban. Hindi ka sa gilid. Iho. Yung. Tatlo na. Ilang kayagaan naman na rin. Walang nakalagay na quantity. Naparami yata ang aking biniling seedling bag, plastic bag. Mga bato alis, hindi ko yung makakatulong sa ano, sa buto. So pag nakompleto ko, didiligin ito, tapos saka ko po ilalagay ang mga buto ng papaya. Mahilig ko dyan sa mga papaya, yung mga gustong gumanda ang kutis. Yan ha. Yung mga gumagamit ko dyan ng mga likas papaya. Meron hong mas mabisa doon sa likas papaya para gumanda agad ang kutis. Yung likas bayabas. Yung sabon na ano, likas bayabas. Natuling ko, nakalima na agad eh. Tutubo sana silang lahat at walang umabsent. Lugi ho eh, pag may umabsent. 100 buto. Bali parang tigsasampu ang 1 buto. Kasi kulang 1,000 eh di ano. Kung 100 sa 10, 100. 100, 1,000. Sana ngayon mamunga naman ng madami para may kapalit. So ayan po, mamaya papakita ko sa inyo pag ako naglagay ng buto. So ayan po guys, 32 pa lang yung nagawa ko. Ayan, ang gaganda naman nila.
So, babasahin ko yun mamaya. Kaya lang 32 pa lang sila. So, ito po yung lupa akong ginagamit. Ayan. Yung mga organic soil. So, paghahaluin ko lang sila. Saka yung ilalagay sa seedling bag. Ayos gahaw. Ayan, para tatanggalin na lang yung mga bato-bato. So, ayan po ang aking paghahaluin dito. Magmimix ng lupa. Ayan. Tsaka ho aking kakamayin. Ayan. Saka na po paghahaluin yung lupa. Yung dalawang klaseng lupa. So nasubukan ko na rin po itong gamitin. Meron po akong itinanim na yan nga ba? Parang yung ano, tinesting muna. 15. Kaso si Siam yung tumubo. Absent yung 6 na buto. Kaya sana huwag mag-absent din sa ano, sa 100 piraso, mahal eh. Mamaya papakita ko sa inyo yung aking siyam na puno na aming itinanim. At dito sa lupang ito namin siya pinunda, ay maganda naman ho ang naging resulta. At sila ganito nakahahaba. Nakatanim na talaga sila sa lupa. Inalis na doon sa seedling bag. At itong lupang ito ang nagpatubo sa kanila. Kaya mamaya, akin yung ipapakita sa inyo mamaya. So ayan guys, tapos na po akong magtanim ng papaya. Tama lang, talagang 100 lang yung mga buto. Kaya i-update ko na lang po kayo pagka tumubo na sila. So kung nakikita nyo may pumapatak na ulan. Ayan sa timba. Ayan, umaambon po ngayon. Tinutulungan agad nila ako magbilig. Ayan. Kaya pag tumubo na po ay aking ipapakita sa inyo. At bibilangin ko kung merong absent. Ang absent, walang grade. Kaya sana tumubo po silang lahat. At papakita ko naman sa inyo ngayon yung aming siyam na tumubo na na aking itinanim. Pinunla ako din sa ganitong klase ng lupa. Ayan guys, wait lang. Pupunta ako dun sa may tubo na. So, eto na po tayo sa aking tinanim na papaya. Ayan. Isa. So, siya po ay dati, 15. Ay kaso'y ang 6 ay umabsent. Umabsent po yung... Kaya, kita nyo naman po. Hindi malaki na sila. Dati nung tinanim namin sila, maliliit pa. Ngayon, lumaki na sila. So yan po ay dwarf papaya. So kung nakikita nyo nga po yung mga papaya na bumubunga ng madami na pandak. So sila po yun. Kagaganda ng tubo. Pati ang kamuting kahoy, ang balinghoy. Ayan. Ayan. At siguro mga 1 month pa siguro. Lagpas na sila sa kanilang bakod. Gaya po nito, ayan, lumalagpas na sa bakod eh. So ayan guys, ayan po ang aking unang mga itinanim at tinesting. Ay may 6 lang absent. Kaya dun po sa aking pinula sana na may walang absent. May bansot din. Ayan, may bansot pero siya po'y tumuloy. Malaga ay tumutubo. So ayan guys, maraming salamat. Thank you so much for watching. At kayo naman po yung mag-subscribe sa aking channel para po sa aking life in the province at ang aking pagtatanim ng mga prutas at gulayeng. So bye bye, salamat.